Tapos na nga ang edisyon ng TVB Gen 11 at itinanghal na bidyido si Piang. Pero kung marami ang natuwa, wow, may mga hindi rin sang-ayon. Say ng iba, bakit siya raw ang nanalo, gayong mayaman na raw ito. Sa mga nagdaang PBB raw kasi, karamihan ay galing sa hirap na mas nagdadala raw ng inspirasyon. Ang tanong, pabor ka ba na sa PBB hiwalay ang edisyon ng mga influencer o celebrity sa mga ordinaryong mamamayan? So yan po ang ating pagbabati. Pagpabor, hindi. Pagbibibatihan. Mido. Yes. Kayo po, ano po sa patingin nyo, classmates? Ay. Yan. Sa tingin nyo pa, dapat pang iwalay o hindi ang ordinaryong mamamayan sa mga artista? Ako, yes. No. Why? Why? Go. So ako, dapat ipaghiwalay ito, no, sa akin? Dapat paghiwalayin? No. Hindi ka pa. Hindi dapat paghiwalayin. Hmm. Diba? Pagpasok mo ng bahay nila, bahay ni Kuya, equal footing naman na sila. Magkakaroon sila ng pantay-pantay na exposure. So para sa akin, bakit mo pa paghiwalayin? Oh, yun na nga. Ako naman, yes. Kasi nga, yun na nga. Nasanay na yung mga nananalo sa PBB ay galing sa hirap para doon makapagbigay ng inspirasyon. So ako dapat hiwalay siguro kasi, di ba friendship? Talagang umuo ka sa akin, di ba? Uh-huh. O para hiwalay, para siyempre nga naman. Kasi pag mayaman ka na, celebrity ka na, o mas maraming boto. Na, o, mas maraming talagang boto ang makukuha mo. Oh. Hindi ka tulad pag mahirap ka, ang dami talaga mga ngalap pa yan ng ano, di ba, ng mga sponsor. Ito, pag mayaman ka, Diyos ko dahil, kahit hindi ka na mangalap ng sponsor, kayang-kaya mong magbilang ng maraming boto. Yun. So, ako depende kung yun ang desisyon ng management, wala tayong magagawa, di ba? Gusto nila isama ang PBB sa mga ordinaryo at saka yung mga ano, influencer o celebrity. Ang dami ng best na nangyayari. Uh-oh. Pero ko, kung ako papipili, ay Diyos ko, hello po sa mga fans natin. Na, o teka lang, diba? Kung para sa akin na, para sa akin na, mas gusto ko rin, eto hindi ako, kung depende man ako, wala ng debate, mas gusto kong ihiwalay din. Mas pabor ako sa ihiwalay. Kasi siyempre, yung mga influencers, sikat na. Pwede man mayayang advantage sa kanila. Advantage. Although hindi rin natin masabi kasi may mga mamahihirap din na minsan nagkakaroon ng sympathy voting. Marami na tayo napatunayan dyan sa mga reality show na pag mahirap talaga, pag mas madrama ang buhay nila, ay mas kinaaawaan ng tao. Isa hindi naman. Diba? Si Piang, yayamanin. Hindi, kasi nga, nagkataon lang siguro na may kaya siya. Siguro nga, ngayon sabi ko, pabal ako, ito siguro nga, case to case basis, di ba? Baka nagkataon lang din na ito talaga, maraming sumusuporta sa kanya kasi nga, sikat na siya, kilala na to si Piang. Pero mga mahirap, gaya nga nang sabi mo, naka-relate diba? Ang mga mahirap sa kanya, lalo na yung pagulam na niya ng toyo. Kung kumain siya, di ba? Marami nagulam siguro ng toyo. Kaya ganon.